Hello guys, this is Ernie Martin A. Monar and we're back again for another video of Programming 101. The topics included are if statement, if else statement, else if statement, ternary operators, nested if statement, and switch statement. So there are six na i-discuss ko and i-explain, and later magbibigay ako ng sample code. So simulan na natin. So first, what is if statement? So, yung if statement is ina-evaluate niya yung boolean expression sa loob ng parenthesis bago niya i-project or bago niya i-display yung block of code or statements sa loob ng if statement mo. Para mas madali nating maintindihan is check natin sa code. This is a sample code na pin-repair ko para sa ating if tutorial. So, ang ginagawa ng program na ito, sabi dito, this program gives answer depending on how you respond. So, in short, so magtatanong yung program, sabi niya, kung are you hungry? So, sasagot ka ng yes or no. So, eto na, dito na mag-start yung ating if statement, which is eto. So, if x equals y, so, i-display niya yung grab a sneakers. Pero, try muna natin alisin tong n. So, we run natin. So, yan. You hungry? Sabi niya. So, we'll answer, yes, oo, gutom ako. So, yun, sabi niya, grab a sneakers. So, try naman natin yung N ngayon. So, N. So, yun, walang nagpakita. So, in-skip niya yung part na walang na-meet na condition. So, yun, that's it for the if statement. So, next is the if-else statement. So, itong if-else statement, ina-evaluate niya yung nasa loob nung decision or nung boolean expression, and kapag true, so i-display niya yung sa baba nung if statement mo. Then, kapag false naman at hindi niya na-meet yung condition sa loob ng parenthesis, so lilipat siya dun sa else and i-display yung block of code sa loob nung else, which is yung false. So, for an example, check natin ulit sa code. So, this program checks your response for the question. So, let's run the program. So, yan, am I handsome? Sabi niya. So, kung yes, magte-thank you siya. Kung no naman, or iba ang response natin, yun, ouch, sasabihin niya. So, that's it for the if-else tutorial. And, moving on sa ating else-if statement. So, what is else-if statement? So, itong else-if statement is if you have two or more na condition na gusto mong ilagay sa program mo. So, if, else-if, or else-if pa ulit, then yung else para sa magte-terminate ng program. So, check natin sa code para mas madali natin maintindihan. So, ito yung example natin. So, this program is a menu for beverage. In drinks. So, pipili tayo kung anong iinumin natin. So, what do you want to drink? Sabi niya. So, try natin siya i-run. So, yan. What do you want to drink? So, ayan yung menu. 1, 2, 3, 4. So, yan. 1. So, here is your water. Sabi niya. Yun yung mag-display. So, kapag 2, yung soft drink or yung soda. And 3, yung juice ang ibibigay sa atin. And yung 4, para sa malamig na panahon. So, yan yung kape. So, that's it for the else if statement. And move on na tayo sa ternary operators. So, yung ternary operators is parang if else statement din siya, pero sabi, it is a shorthand. Meaning, different version siya ng if else statement na in a simpler form. So, check natin sa code para mas madali natin ulit maintindihan. So, yan ang ating ternary code. Code para sa ternary operators. So, this program checks your age. Kung gusto natin pumasok sa isang website, so i-check niya yung age natin. So, that's it for the ternary operator. So, try natin siya i-run. Compile and run. Then, yan. Success website. Kunwari, ako, 18 ako. So, yan. You are a teenager, sasabihin niya. Pero, kapag nirun naman natin siya ng, kunwari, 22 years old ka na, you are an adult. So, that's it. Ito yung, yan. Ito yung if-else statement, kumbaga. So, that's it for the ternary operators. And, next is the nested if. Itong nested if is nested meaning magko-combine tayo ng dalawang if. So, sa loob ng if, meron pa ulit siyang if-else. Then, magpo-proceed siya dun sa next na else nung una nating if-else statement. So, try natin ulit i-code. So, ito ang ating nested if.
So this program checks your gender and age for qualification. So this is an example para sa ating nested if. So try natin siya i-run. So yan. Kapag M, kapag lalaki tayo, so tatanungin yung age natin. 18. Congratulations, you are qualified to be a part-timer. So nasa legal age tayo. So isa pa. So M ulit. And then try naman nating 15. So yun, hindi tayo makakapasok, hindi tayo qualified kasi minor tayo. And isa pa, yung F na tayo, yung female. Yun. Sorry, we are looking for male part-timers. So that's it for the nested if. And lastly is the switch statement. So yung switch statement is parang enumeration lang siya. And meron siyang mga case na parang if-else statement din, pero yung keywords, ganun, case and default. So check natin sa code para mas magets natin. So ito yung code natin sa switch statement. So this program is numbers, today's program. So kapag nag-enter tayo ng number, i-determine niya kung anong day yon. So try natin siya i-run. So kapag nag-input tayo ng 1, so Monday ang i-display niya. And kung 2, Tuesday. 3, Wednesday. 4, Thursday. 5, Friday. And 6, Saturday. And 7 is Sunday. So kapag lumagpas na tayo dun sa case na na-limit natin, so, value is out of range na yung magdi-display. So, that's it for the switch statement. So, that's it, guys. Yun yung natutunan ko ngayong midterms. And sana natuto rin kayo. And I would like to thank si Ma'am Kathleen sa effort niyang magturo. Solid talaga sa mga videos niya. Talagang matututo ka. And yun, napakaganda ng midterms para sa programming. And yun, sana mas marami pa akong matutunan sa susunod na week, sa susunod na months, and sa susunod na years. And yun, binabati ko lahat ng tumulong sa akin kay Ma'am Kathleen and maging sa aking classmates. Yun, thank you guys, and thank you Ma'am. And yun, that's it for this video, and again, see you in the next episode of Programming 101.